Hello, beautiful people! Good morning! Now, nakapag-ayos na ako kasi may work ako ngayon. So, nag-prepare na ako ng mga anik-anik ko. And sa ngayong video, meron akong haircut. So, ginawa ko siya dahil gusto ko ng changes sa sarili ko. Kasi always ako may mahabang hair. Yan. Lagi akong may ganyang buhok. Always long hair. So now, napag-decide ko na gawin ko namang short hair. And tingnan natin kung ano magiging resulta. But before that, mag-breakfast muna ako kasi it's morning here. So kailangan ko ng food. And after that, mag-blower ako. And then punta ako sa work. And then punta na ako dun sa appointment ko sa salon. And actually, sa totoo lang, hindi ako always nagsasalon. Hindi ako lagi nagpupunta sa mga parlor, ganun, para magpagupit. Kasi I just want, like, you know, natural hair. That's all. Hindi ko kinukulayan yung buhok ko and everything. So, what's the point? Like, pwede ko naman i-maintain ng sarili ko yung akin. So, hindi ko na kailangan gumastos. So, ayun. See you later! A few moments later. Right, I'm done drying my hair and ganito ang look niya pag mahaba. Yan. Diba? Sobrang haba na. Like, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. So, yun. Ngayon, tingnan natin kung anong ginagawa niya. Hi! Ang foggy naman niya. Morning! Ang ginagawa mo? Naman ako sa iyo. Nag-exercise po siya. Kasi gusto niya magpapawis every morning. So, ayan ang ginagawa niya. Sige, push! 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 So, yun po. And I'm gonna bake on breakfast. Yay! Aray! Okay na! So, ito lang po yung breakfast ko ngayon. Dahil ito lang yung gusto kong kainin. And, kain muna ako. Gusto na! Right, I'm going to work now. So, yes! Bye-bye! Bye! Bye! Love you! Love you too! Bye! I'm going to work now. Right, I'm here at the car park and after ng ilang hours na nag-work, nagpaalam muna ako sa trabaho ko para i-attend yung haircut appointment ko. So, I booked my appointment at the upmarket hair salon because meron silang offer na 20% discount. So, I prefer yung ganun kasi mas makakatipid ako. Kasi alam niyo naman na ngayong sa situation ngayon, like, ang mamahal na. So, I prefer yung mga ganun. At least makakatipid ako ng konti. So, ngayon, nandito na ako sa car park. Pupunta na ako sa hair salon para sa haircut ko. And I can't wait!
sana maganda yung resulta ng short hair ko. Actually, nagawa ko na siya dati, pero hindi ganung very short na hair. And na-try ko na rin ipa-curl yung buhok ko, ganun. Pero, yeah, ngayon, sana bagay. Sana okay siya. So, we will see! Wait! Well, isa pa, hindi alam ni Luke na ngayon yung appointment ko sa haircut ko. And after ng pagupit ko, isa-surprise ko sa titignan ko kung ano yung reaction niya. So, yeah, we will see. And etong pagupit ko rin, inisip ko lang siya kasi November naman. So, sabi ko, gusto kong bagong hairstyle, like yung haircut ko, like maikli naman kasi always ako may long hair. Tapos, ayun! Like na pag-desisyonan ko lang na magpagupit. And naisip ko rin na instead na itapon ko yung buhok ko, yung the rest, like yung 15 inches, I will donate it to the charity as well. I will donate my hair. Yung mga people na nangangailangan ng buhok, may mga condition. So, I will deliver it across para gawin nilang wig para sa kanila. So, yeah, my purpose din tong buhok ko. Like, sana ma-accept nila and everything. So, yeah. Sorry, I'm taking a video. Few inches later. Alright, okay, this is the result. This is the result of my hair. What do you think? Comment down below if you like it. And anong comment nyo? So yes, so we will see kung anong reaction ni Luke later. I like it. Parang bumata ako, honestly. Oh my god. So short. But I like it. Honestly, gusto ko yung hair ko ngayon. Kasi parang akong nagmukhang bata. And di ako nakapag-video kanina kasi parang ayaw nilang makita sa camera. So yeah, wala ako masyadong highlight kung paano nila ginawa. Pero yeah, nakakahinayang yung mahaba kong buhok. Pero yeah, for a change, like why not? Okay naman pala. So yes, I'm so happy. Like I'm so saya na ganito yung buhok ko kasi parang, you know, parang gumaan yung buhok ko, gumaan yung ulo ko. Like, hindi ko na kailangan mag-ponytail and everything. Sorry! Oh my god! Hindi ako makamove on sa buhok ko, honestly. Actually, lahat ng kaibigan ko, family, si Luke, hindi nila alam na magpapa-short hair ako ng ganito. So, siguro mamaya, i-take ko rin kung may chance, i-meet ko yung family ko and tingnan ko rin kung ano reaction nila. Feel ko magugulat sila, especially my parents, kasi hindi sila sanay na short hair yung buhok ko. Mas gusto nila sa akin, like, ano, mahaba, like, long hair. Pero gusto ko siya. Nagmukha akong bata, honestly. I'm so happy sa result. One eternity later. Ngayon, kakatapos ko lang sa trabaho, ang daming nag-react sa work ko na okay naman daw, bagay. So, ngayon, nandito ako, pinuntahan ko yung daddy ko. Tingnan natin kung ano yung reaction niya. Tingnan natin. Hi! Can you see my ano? Wala mo lang ka-react-react-to? Wala ka-react-to sa buho ko? What do you think? What do you think? Bakit? Anong tingin mo nga sa buhok ko, daddy? Honest lang sa mga. Busy siya. Wala na daw siya magagawa. Ang ganda kayo. For a change. Ganda mo yung dahil yung inano. Inano? Blower. Pagka, ano nung blower? Wala na naman. Tumpak. Fine. Okay, ngayon inabot na ako ng gabi. Eh, hinihintay namin yung mami ko. So, sunduin namin siya sa Marks Spencer. And tingnan natin kung ano yung magiging reaction niya. So, tingnan natin!
Ayan na si mother. Ay, hindi. Oh, sige mo. Hi. What? Hindi nabuhok ko sa bagay. Sa totoo lang. Dinonate ko sa cancer kit. Subuko. Alam mo, hindi sa'yo bagay maibigay. Sana shoulder mo na lang. Shoulder yan ah. Hindi shoulder. No, neck. Itong shoulder. Oh well, nandyan na eh. Sabi na eh, ganun ang mga reaction nila eh. Expected ko na yun. 6 hours later. Okay, ngayon nakabalik na ako sa bahay namin and si Luke pala eh, late ngayon. So, hintayin natin maka-over. Siya na yung pinaka-last na titignan natin ng reaction dahil hindi niya pa alam na nagpagupit ako ngayon. So, as you can see sa video ni ng parents ko, kay mami ko at saka sa daddy ko, nakita niyo ako yung reaction niyo except kay daddy, no reaction kasi super busy siya mag-decorate ng Christmas tree nila, mga Christmas stuff. And si mami, like, expected ko na gano'ng magiging reaction niya kasi ayaw talaga nila na maikli yung buho ko, ganun. Ako lang talaga nagugusto na maikli buho. Pero yeah, for a change lang naman, eh babalik din naman. At least nakatulong ako sa, you know, sa mga nangangailangan ng buho. Eh, hindi naman, naging useful naman din yung ano ko, yung pagupit ko. So, yun. So, ngayon, tingnan na lang natin kung anong reaction ni Luke. Hintay na lang natin. Ayun ang pinaka-last and mag-goodbye na ako. Ito nga pala yung mga documents na pinadala ng Little Princess Trust, which is ito yung papadalan ko ng ginupit ko na buhok na gagawin nilang wig para sa mga bata or sa mga other pa na nangangailangan, like yung may mga ibang condition, like hindi lang sa mga cancer, basta sa lahat ng mga nangangailangan. So ayun siya, ang gaganda, ang colorful. 2,000 years later. Okay, andito na si Luke, so tingnan natin kung ano yung reaction niya. After many hours, like it's already 10:15, sa wakas dumating din siya. Ito na. Tingnan natin. So ito na si Luke. Wow! So nice! I like it. Bye guys. Ang alam ko mas sa Monday, wala ko ng model-model post ko. Ano yung thing? It's nice. Bye guys. Like it. Nice. Gusto ko po niya. So yeah. Kaya ako nagbablog kasi dahil dito. So ayun lang po. Ayun lang po. Tapos na po. Mag-goodbye na po. So wakas po, matatapos na po to. So yun. Nagustuhan niya po. Bye!